Kung papasok ka lang sana na matiwasay, tapos sinabutan ka ng ganito napakasarap na pagkain. Worth 50 pesos lang yan, ha? Tapos yung nostalgic feeling ng street food pag magkakasama kayo magtotropa. So ano, tara samahan nyo na ako. Bago natin matuntong yung mga bagay na yun, pumasok muna tayo. Kaya dali-dali na rin akong bumiyahe agad para makapunta sa school natin. Maya-maya nga lang, nandito na tayo at pumunta na rin agad tayo sa room natin. Ang bumungad nga sa atin dito, yung tropa natin na si Patrick na bikerist, at yung tropa natin na si Carlo. Siyempre, nakinig na rin muna tayo agad sa klase at nun tapos na. Pumunta na rin agad tayo sa pagkakainan natin. Ang bumungad pala sa amin dito, yung napakasarap naman talaga na sisig nila. Meron nga sila dito yung chicken fillet, Shanghai ng Giant, Calderetang Fish, Abodo na rin kasama na din dyan, tsaka yung ginataan ni Joshua na langka. Ano? Ginataan? Pag sa sobrang solid ng pagkain dito, napabideo na lang yung tropa. Pero pumuesto na rin agad kami para makakain na malupitan. Sobrang solid nga dito, 50 pesos lang. Ito na yung makukuha mo. Tapos may sizzling plate pa. Ano to? Pang high class? Kahit yung sizzling plate, hindi na nagpahuli. Balik kinuha ko na rin yung baon ko na galing sa bahay kasi nga gawa ng nagtitipid tayo. Pero luto naman ng lola ko to, kaya mas the best pa rin talaga to para sa akin. Dumating na nga rin sa last bite at pagkatapos nun, syempre pupunta na ulit tayo papuntang school. Gawa na mabubuti tayong estudyante, hindi tayo ma-absent. Pagdating ko nga dito, naabutan ko si Madam, may kape, gawa nang wala siya sa mood makipag-usap sa mga tao ngayon. After nga na mabilis ang klase, nagpunta na agad tayo sa sakayan ng bus. Pagkasakay ko nga dito, nagpabili na rin agad siya ng pagkain, isang pillow, isang pesto ba to? Kaya tamang po trip na naman ng mga idol nyo. Pagdating nga dito, talagang happy kids na naman ng mga idol nyo. Pagdating nga sa mismong kakainan, talagang nire-ready pa lang nila yung lulutuin. Talagang pag sinerve sa'yo, fresh na fresh pa at mainit-init na crunchy-crunchy pa. Ang daming sinasabi, sponsored ka ba? Hindi naman idol, pero nagpa-practice na ako para kung sakali. Siyempre, yung iba dyan, baka gusto kong sponsor, tas may papromote, di ba? Bali dito sa part na to, nakuha na natin yung kikyam kekwek, tapos yung iba't iba pang street foods dyan na nakakapanglaway naman talaga. Tara nga, tikman natin kung worth it ba talaga. Yun no, talagang satisfied naman talaga si Idol. Tapos tikman na rin natin tong kwek-kwek habang maaga pa. Sheesh, talaga naman napaka-solid talaga. Habang kumakain nga, pinagpapawisan na ako kung saan-saan ba naman ako dinalan ni Madam. Napakatarik pala ng lugar dito. Pero okay lang, importante, napakasarap ng pagkain at kasama, itanak, ano. Bali na pagtanto-tanto namin na wala pala kaming inumin, kaya bumili na rin kami agad at bumili na rin kami ng ice cream. So after ubusin yung pagkain at ipudrip yung ice cream, umuwi na ako. So yun lang.